tayo'y dinanakita. Magandang araw po sa inyong lahat, mga giliw naming tagapakinig. Sa araw pong ito ay matutunghayan po ninyo ang isang kasaysayan na itatampok namin sa linggong ito dito sa ating dulang. Luha! Anong problema? Oh, ano bang nangyari? Sabihin mo sa akin. Ito kasing tuhod ko, hindi ko na matiis ang sakit. Na naman, may kinain na namang bawal ito, no? Ano bang nakain mo? Ewan ko, hindi ko nga alam. Hindi pa naman ako nag-aalmusali. Nanamigan yata. Naku, sana sinabi mo kaagad. At nang nadala ko yung hot oil ko. Mayroon naman akong hot oil dyan. Ilang beses ko na nga pinahiram pero masakit pa rin hanggang ngayon. Teka, dito ka lamang at kukunin ko sa bahay yung gamot dyan. Ha? Wag na. Kung kukunin mo pa yung gamot, wag na. Hindi ko pa na ipa-check up sa doktor kaya wala pang reseta. Alam mo, naramdaman ko rin ang ganyang klaseng sakit. At nirisitahan ako ng doktor. At palagay ko, yan din ang sakit mo. Kaya kukunin ko ang gamot ko para may mainom ka. Mawawala yung sakit mo. Teka, wag na wag. Ha? Bakit? Kukuha nga ako ng gamot eh. Sabi na wag eh. Mamaya na yan. Iba pa lang sakit mo sa sakit ko eh. Madidisgrasya pa ako. Oo nga no. Naku, pasensya ka na. Hindi ko kagad naisip yun eh. Gusto ko lang mawala yung sakit mo. Ganun pa man, nagpapasalamat pa rin ako sa'yo. Saan? Sa pagiging tunay mong kaibigan. Lagi kang nandyan, tulad nito. Isang tawag ko lang sa'yo. Iniwanan mo na yung trabaho mo sa inyo. Oo, syempre naman. Makapaghihintay naman yung labahan ko kasi ikaw na namimilipit sa sakit eh. Ah, teka. Alin pa dyan ang masakit at mamasahiin ko na lang? Ano? Mamasahiin ka dyan. Ito nga, kunting galaw ko lang eh. Sumasakit na. Hahawakan mo pa. Kaya mabuti pa, tumawag ka ng tricycle at samahan mo ako sa center para maipa-check up ko tong tuhod ko. Hello, anak. Ano? Hindi ka matutuloy? Eh, bakit? Akala ko pa naman matutuloy ka. Akala ko may makakasama na ako dito araw-araw. Kahit isang buwan lang sana. Ngayon, hindi ka naman matutuloy. Oo naman! Pumupunta dito si Muna. Kaya lang, hindi tulad ng dati na halos araw nandito siya. Eh, paano may trabaho siya? Oo nga eh, hindi tulad noon na halos maghapon, magdamag, nandito sa bahay. Ha? May pasalubong ka kay Mona? Talaga? Jack, matutuwa si Mona niyan. Anak, salamat ha. Dahil ang mga tao malalapit sa akin, pinapahalagahan mo rin. Siyempre naman! Forever kaming mag-best friend ni Mona, kahit anong mangyari. Oh, sige. Bye-bye na, bye. I love you, anak. Tita? Tita Linda? Oh, andyan na. Sandali lang. Bumalik ka. May nakalimutan ka ba? Eh, wala naman ho. Wala lang kasi akong magawa sa bahay eh, kaya ako nagpunta dito. Ah, ganun ba? O, mabuti naman kung ganun. At para may kakwentuhan ako dito maghapon. Kaya nga ho eh. Naawa kasi ako sa inyo. Kasi lagi kayong mag-isa dito sa bahay nyo. Ang laki-laki tong bahay nyo, tapos mag-isa lang kayo.
Di ba kayo natatakot? Bakit naman ako matatakot? At kanino ako matatakot? Sa multo? Ang multo dapat ang matakot sa akin dahil mayroon tayong Diyos na nagpro-protekta sa akin palagi. Naku, Diyos na naman ang sinasabi mo. Saan mo ba nakukuhang mga ganyan? Kanino pa? Di kay Mona na laging nagsisimba. Naku, malalampasan na yata ni Tita Mona ang langit sa pinanggagawa niya. Lagi nga siyang laman ng church eh. Tapos may Bible study pa sa bahay nila tuwing Miyerkules. Alam niyo ho, abalahin ka lamang yung mga Bible study na yan eh. Masasayang lamang ang oras ninyo. Ayaan na natin si Mona. Maganda nga yun eh. At nasa mabuting bagay ang pinagkakaabalahan niya. Pero kung ako, naku, hindi pa man bumubukas ang bibig ng mga born again na yan, sasaraduhan ko na sila ng pintuan. Oh, hello, Bessie. Magandang hapon sa aking pinakamamahal na kaibigan. Pinakamamahal na kaibigan ka dyan? Eh, bakit ngayon ka lang dumating? Kanina pa kita hinihintay. Saan ka ba nagpunta at hindi ka nakarating kanina dito? Nako, huwag ka nang magtampo. Ito, huwag ka nang magluto. Tutal, mag-isa ka lamang naman eh. Ano ba yan? Ano pa? Di ang paborito mong kakanin? Pinagbalot kita ng matikmang masarap ang pagkakaluto. Talaga? Ang kaibigan ko talagang ito, oo. Hindi nakakalimot. Siyempre naman. Best friend mo yata ko. Oh, teka. Paano? Alis na ako. Ano? Kararating mo lang, alis ka na. Hindi ka pa nakakapasok sa bahay. Ay, nako. Nagmamadali ako eh. Alam mo naman, may trabaho na ako. Oh, ganun pala eh. Bakit pumunta ka pa dito? May trabaho ka pala. Oh, ito namang besi ko. Nagtatampo na naman. Eh, kasi po, idinaan ko lang talaga ang kakanin na yan para may merienda ka ngayong hapon. Oh, sige na, yung mga bayar ko, hinihintay na ako. Hoy, Bunny! Wala ka na bang alam gawin kundi ang manood ng TV? Inay naman eh. Naninirmon na naman. Paanong hindi kita sisirmonan? Wala ka nang ginagawa dito sa bahay kundi ang manood ng TV. Eh, anong mapapala mo dyan? Sa halip na manood ka dyan, maghanap ka ng trabaho mo! Asan ho ako maghanap ng trabaho? At anong trabaho ang papasukan ko? Hindi ko naman natapos ang high school. Hay nako! Pumasok ka bilang kasambahay! Ano? Ako? Kasambahay? Sa ganda kong ito, gagawin ninyo akong chimay? Ay naku, ang sexy-sexy ko tapos pagtatrabaho niyo ako sa loob ng bahay. Ah, ganon! Namimili ka ng trabaho! Ikaw na itong nagsabing high school graduate ang natapos mo! Eh bakit nga? May mga hindi naman nakakatapos ng pag-aaral na mayayaman ngayon ah. Hayun! Ang taas-taas ng pangarap mo, pero wala ka naman sa diskarte. Eh, paano kaya yaman yan? Eh, ano ngang magagawa ko? Ipinatigil niyo ako sa pag-aaral. Tapos ngayon, ako ang sisisihin ninyo. Eh, paano hindi kita patitigilin sa pag-aaral? Pagbubulak-bul lang naman ang ginagawa mo. Lumayas ka nga rito para makapaghanap ka ng trabaho. Alam mo, nung maliit ako, kayod kalabaw. Hanggang ngayon, kayod kalabaw pa rin. Anong magagawa ko? Iwala nga akong natapos eh. Sinong tatanggap sa akin? Saan ako magtatrabaho, Aber? Kahit saan o kahit ano, pasukan mo, mabuhay lamang tayo ng komportable. Dahil pagod na ako sa hirap!
okay ka na ba? Ano ba ang iniinda mo? Nalulungkot lang ako. Mag-isa lang kasi ako dito sa bahay. Hindi ko naman pwedeng pauwiin yung anak ko dahil may sarili na itong pamilya sa ibang bansa. Mahirap pa lang mag-isa, no? Mag-isa ka dyan. May mga anak ka naman, ah. May mga anak nga ako, pero nasaan sila, Abel? Eh, syempre. May pamilyan yung panganay mo. Yun nga lang nasa malayong probinsya. At yung isa naman, eh, nasa ibang bansa. O, di ikaw na mismo ang sumagot sa sarili mong katanungan. Ang ibig ko lang naman sabihin, eh. Madaling intindihin ang kalagayan mo. Dahil syempre, ang pag-aasawa ng mga anak natin ay hindi maiwasan. Kaya hindi rin natin maiwasang mapag-isa tulad nito. Kapag tayo wala ng asawa. Eh, mabuti nga sa'yo, sumakabilang buhay, hindi masyadong masakit. Samantalang yung asawa ko, sumakabilang bahay. Anong hindi masyadong masakit? Masakit, ah? Biruin mo. Hindi ko na makikita pang muli ang asawa ko. Ay, naku. Aanhin ko naman ang asawang buhay nga, pero patuloy akong sinasaktan. Mas mabuti yung sa'yo. Minsanan ang sakit. Eh ako, para akong tinuchurchur. Lalo na't kung mag-isa na ako dito sa bahay. Hindi ang anak kong nagbigay niyan, kundi yung suki ko sa personal collections ko. Dumating ang mister niya, galing Saudi. Eh, marami siyang dalang bracelet. Pasalubong daw eh. Dahil nga suki niya ako, kaya binigyan ako. At dahil gusto kong mayroon ka rin, kaya hiningan din kita. Ano? Babaeng talaga ito, oo. Hindi na nahiyang humingi. E may abroad din. Isa pa, may abroad din ako, ano? Oo naman. Alam ko na, isang sabi ka lang doon sa anak mo, magbibigay ka agad. Ang sa akin lang kasi, yung anak mo at anak ko, marami nga pinapadala. Pero walang magkapareho. Samantalang ito, napasalubong ng asawa ng suki ko eh. Pare-pareho. 20 ganito na pare-pareho ang iniuwi. Kaya nang binigyan ako, naisip kita kaagad. Alam mo, yan ang gustong gusto ko sa'yo. Very thoughtful. Ay, syempre naman. Dahil gusto ko, ang meron sa akin ay meron din sa'yo. Para pag isinot natin, pareho, eh, sasabihin ng mga tao eh, kahit sa anong bagay, ay meron tayong pareho. Oo na. Asya nga pala, ipapaalala ko lang sa'yo ha. Baka bukas, darating na yung padala ng anak ko. Pumunta ka dito para naman maibigay ko sa'yo yung bigay ng anak ko sa'yo. Oh, tingnan mo. May kapalit ka agad ang bigay ko sa iyo. Imang, kahit wala pa tong bracelet, ha? May bigay na ang anak ko sa'yo. Ah, oo na. Teka, paano? Uwi na ako at pupunta pa ako sa bayan para doon sa panibagong orders ng mga suki ko sa personal collections. Sige na, alis ka na. Saan ka ba naman pupunta, ha? Gabi na eh, aalis ka pa ng bahay. Tatanungin ko lang ho kung dumating na ang padala ni Aling Linda. Anong pakialam mo sa padala ng anak ni Linda, Aber? Eh, malay nyo na meron na naman ako. Kaibigan ko yata ang anak ni Aling Linda. O ano ngayon kung kaibigan mo? Aasa ka dun sa tao? Nagtatrabaho nga yung tao para magkapera eh. Huwag nyo na nga ang pakialaman ang diskarte ko sa buhay. Reklamo kayo ng reklamo na walang naiambag dito sa bahay, pero pag nag-isip ako ng pagkakapirahan, eh, kinukontra nyo. Anong kinukontra ko? Sa tono ng pananalita mo, hindi naman trabaho yan.
Hindi nga trabaho, pero pwede kong pagkapirahan. Tulad ng ano? Eh, syempre, kung naroroon ako sa bahay ni Aling Linda sa araw ng pagbubukas ng package na padala ng kanyang anak, o syempre, maya naman siguro si Aling Linda na hindi ako bigyan, no? At pag binigyan ako, di may maibibenta ako na galing abroad. Eh, tsak, maibibenta mo ng mahal yun. Hindi ganyan ang magandang pagkakakitaan. Ang mabuting pagkakakitaan ay yung maghanap ka ng trabaho mo para magkapera ka at nang hindi ka lamang umaasa sa iba. Eh, ano nga gusto niyong gawin ko? Ang magnakaw? Hey, iwan ko sa'yo. Kaya hanggang ngayon, ganito pa rin ang buhay natin. Walang kaase-asenso dahil, ha, batugan ka! Mona, bakit ka umiiyak, ha? Ano man namang palabas ito? Panonoorin ka na nga eh. Paiyakin ka pa? Ay, naku. Pambihira naman ang babae ito. Palabas lang sa TV, iyakan mo. Eh, paano naman kasi? Nakakaiyak eh. Ang babaw talaga ng luha mo, ano? Kahit na TV lang, iniiyakan mo na. Eh, samantalang ako... Kahit iniwanan ako ng mga mahal ko sa buhay, hindi mo ako nakikitang umiiyak. Eh, yung asawa ko, ang alam mo ba eh, iniyakan ko nang iniwan ako? Ay, naku, hindi! Manigas siya! Hindi siya kawalan sa akin, no? Talaga lang? Hindi mo iniyakan ang asawa mo? Eh, bakit ko siya iyakan? Sinaktan niya ako? Iiyakan ko? No way! Yung asawa ko, na kahit wala naman akong ginagawang masama sa kanya, eh, iniwanan pa rin ako? Hinding-hindi ko siya iiyakan. Kaya kong mabuhay kahit wala siya. Talaga? Hindi kanyan umiiyak? Bakit kasi iniwanan ako ng asawa mo? Anong kasalanan ko? Oh, hayaan ka na naman eh. Nagdadrama ka na naman. Nandito naman ako. Ano pa nga ba ang silbi ng pagiging magkaibigan nating matali? Kung hindi kita daramayan, sino mo naman ang magtutulungan? Kundi tayo ring dalawa na parehong mag-isa sa bahay. Salamat ha. Dahil nandyan ka palagi sa tabi ko. Lalo na sa ganitong panahon. Salamat po. Namang buhay to. Isang kahig, isang tuka. 20 anyos na ako, pero hindi pa rin ako nakakatikim ng marangyang buhay. Lagi na lamang hirap ang nararanasan ko. Ano kayang mabuti kong gawin para magkapera? Ayoko namang mangamuhan dahil masisira ang auro ko. Ayoko nga magluto. At ang pinakayo ko sa lahat ay maglinis na ko. Magmumukha akong losyang. Yoko nga. Pero, ano nga bang mabuti ko gawin para magkapera ako? Teka, bakit hindi ko kaagad naisip? Tama, si Aling Linda. Bakit hindi ko kaagad naisip yun? Mag-isa nga lang siya sa bahay nila. Kaya tama yung naisip ko. Ano ang pinaplano ni Bunny laban kay Linda? Mga giliw naming tagapakinig,
sundan bukas ang karugtong ng kasaysayan na itinampok namin sa linggong ito dito sa ating dulang. Luha! Mga nagbibigay buhay sa ating dula ay sina Mayra Abrihal Narnola, Susan Maligdan, Robert De Guzman, Yun Cabato, Emma Dalope, Andrea Solar, Ami Diaz, Jonathan Bravo, at si Oscar Ora. Technical supervision at musika, Oscar Ora. Nilapatan ng tunog ni Robert De Guzman, Willie Francisco. Sa panulat at direksyon, Eva Alcoriza. Inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio, Philippines. Ang aalaala nating di malilimutan kay sarap ng ating suyuan. Lagi kong natatandaan maligayang araw nating nagdaan. Pag-ibig ko'y tanging ikaw lamang.